Dala mo ng sampu yan. Saan ka ba? Saan ka kumuha ng pera? Sabi ko naman po, nagsanla po ako ng mga gamit po. Nangutang na rin po. Sabi niya, sige, ganito ah, dagdaga mo ng sampo. Sampo po, sige po, ahanap po ako. Kada tawag po, kinakausap ko po yung kapatid ko. Ipakita na we will not tolerate this. And ito yung sinasabi natin na magbibigay ng leksyon sa kanila, warning sa ibang kapulisan, and more than that, yung mag-encourage tayo sa public, ituloy nyo yung tiwala nyo sa amin, i-report nyo sa amin. Dahil the police institution is on your side. Kaya nga ito mga sunod-sunod na pagbibigay ng information sa atin, ang ibig sabihin yan, inire-report sa atin. While when it's true na usually the victims of this extortion o ibang irregularities, in essence is meron konting problema sa batas. Sino ba yung binibiktima nila? Yung mga involved sa droga, in a way, or merong ibang mga naabuso. Well, hindi natin papayagang gamitin ng mga tiwaling pulis kahit kukunti yung mga yan.